Hello, good day mga boss. Kaya ulit ng DIY ko, Rips. So, ngayon na meron tayong dumating na order. Ito. So, sa Shopee ko ito in-order, no? So, ano ba itong in-order ko? So, crimper yung in-order natin. So, para saan ba yung crimper? So, every time na meron kayong ikakabit na terminal sa wire, no? Yung mga ganito. Yan. So, kung magkakabit kayo ng mga ganitong terminal sa wire, maganda gamitan ng crimper. So, buksan muna natin, no? Tapos explain ko sa inyo kung para saan ba itong crimper na to. Bale, ito yung pinaka-crimper. Pwede ba tayo magkabit ng terminal dito sa wire, halimbawa ganito, no? Nang hindi ginagamitan ng crimper. Actually, pwede naman. Gamit lang kayo ng long nose. Kaso nga lang, may disadvantage din yun. Madalas kasi pagka long nose lang yung ginagamit, eto, kahit na inipit niya yan, nahuhugot pa rin. So, it's either mag-loose connection yung accessories nyo, o kaya naman totally mawala ng power yung accessories nyo. So, kaya gumagamit tayo ng crimper. So, pagka crimper kasi yung ginamit, mas maganda yung pagkakakabit ng terminal dun sa wire. So, pwede naman na walang ganito. Make sure lang na pagka kinabit nyo yung terminal sa wire, hihinangin nyo, no? Isosolder nyo para hindi siya nahuhugot. So, itesting natin ito ngayon, no? Itong crimper, kung maganda ba siyang gamitin o hindi. So, nabili ko nga pala ito for 500 pesos sa Shopee. So, testingin muna natin, no? Kung okay siya or hindi. Yan, di ba? Ito yung crimper na binili natin. Yan. Kung mapapansin nyo, no? Eto, galing to dun sa mga binili ko dati na switch. Socket type siya. Yan. So, ito yung mga madalas na ginagamitan ng crimper. Yan, kung gagamit kayo ng socket, o kaya naman yung mga ganitong klase ng terminal. Ito, yung mga ganito. Yung mga ginagamit sa busina. Yan. Meron rin male version. Yan, no? Ito yung female. Ito yung male. So, ayan yung mga ginagamitan ng crimper. Kagaya ng sinabi ko kanina, okay lang naman na hindi kayo gumamit ng crimper. Kumbaga ito, makakabit nyo naman yan dito. Nang walang crimper. Long nose lang. Ang problema lang, ito kasi, minsan, nahuhugot. Yan. Lalo na, no, kung gagamit kayo ng mga socket, siguro sa mga nakapanood ng previous video ko, nakita nyo yung setup ng loob ng motor ko, disakit lahat yon. Pati yung left and right switch ng motor, disakit. Para mabilis lang palitan, no, pagka gusto kong magpalit ng left and right switch, madali lang kasi huhugutin ko lang yung socket. Pero nung time na yon, wala pa kasi akong crimper noon. So ang ginagawa ko, after kong ipitin ng long nose, yan, niipit ko lang ng long nose, hinihinang ko para hindi nahuhugot. Siguro doon sa mga nakagamit na nung ganitong klase ng socket, tapos nilong nose lang yung ganito, yan. Siguro naka-experience na rin kayo nung nahugot. Yun. So, mas maraming trabaho, no? Kasi magbabaklas na naman kayo, magre-rewire na naman kayo. So, mas maganda, pagka wala kayong crimper, hinangin nyo na, isolder nyo na. Para mas stable at saka hindi siya nahuhugot. So, magsasample tayo ngayon. Di bali yung crimper, yan. Hindi ko alam kung makikita sa video. Eto kasing side dito, hindi siya kasing pantay nung dito sa kabilang side. So, merong mas malaki. Ito, medyo maluwag to. Itong part na to. Yan. Medyo maluwag compared dito. Yan, oh. Ito, mas maliit tong part na to. Di ba lang gagawin nyo ngayon, kung saan yung part na mas maluwag, etong dulo ng terminal natin, dun siya. Yan o. Papaganito. Yan. Di bali, itong dulo ng terminal natin dito sa maluwag na part,
Tapos yung masikip na side, dapat nandun yung inner part nung i-crimp natin. Yan o. Tapos yung wire nyo, ipasok nyo na. Di bali ang magiging setup niya, ganito no. Kung mapapansin nyo, itong terminal natin, merong mataas na part o yung mahaba, tapos meron yung maliit. Ito. Ito. Di bali yung wire nyo, dapat ganito. Yan. Di bali itong mahabang part na to, yung insulator, yung iipitin niya. Tapos, itong maliit naman, ang iipitin niya, yung conductor. So, ngayon, papasok ko na siya. Yan. Hanggang ganyan lang. Yan. Dapat hanggang masagad. Yan. Sagad na siya. Tignan natin yung pagkakakrim. Yan o. Kung mapapansin nyo yung pagkakrim natin, maganda o. Hindi nahuhugot. Di bali, itong part na to, ang kinrim niya yung insulator. Itong part na to, yung maliit, ang kinrim niya yung conductor. Yan o. Ayaw mahugot. So, maganda siyang gamitin. So, mag-try pa tayo ng isa dito naman sa kabilang side. So, ito yung gagamitin naman natin. Ito. So, testing pa ulit natin. Yan. Lalagay nyo muna palagi yung terminal, tapos tsaka nyo isusuksok yung pinaka-wire. Yun o. Maganda din yung pagkakakrimp natin o. So dito yung conductor yung inipit, dito sa dulo insulator lang. Yan o, ayaw magpahugot. So kahit na hindi nyo na siya hinangin, hindi siya basta-basta mahuhugot. Pero kung kaya nyo hinangin, mas maganda. Diba, dalawa yung mag-hold dun sa wire. Syempre yung pagkakakrimp natin, pangalawa yung soldering iron. Yan o. So maganda yung ganito no. Magandang tool siya. Tuloy matagal ko nang gustong bumili na ito. Wala nang pambili. Pero sulit naman. So magagamit ko siya doon sa ibang DIY ko pa. Bali, tapusin na natin itong video na to, no? Kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo yung video, share nyo na rin, subscribe na rin kayo sa channel ko. So ride safe sa ating lahat. God bless!